Hello everyone, this is Mera's Cooking TV. Ngayon gagawa tayo ng Korean beef galbi. So ito yung meat ko, nahugasan ko na siya. So yung good quality kinuha ko, kunting less fat siya. So nahugasan ko na to lahat. So gagawin ko na lang, gagawa ko ng sauce before natin i-marinate siya lahat. So ayan. So samahan niyo ako sa paggawa ng sauce. Let's go! Siya nga pala, pagbago pa lang kayo sa aking channel, don't forget to give me like and subscribe. Share my videos. See you soon! So, sa paggawa ng sauce sa ating Korean galbi, damihan natin ang garlic. Chop lang natin itong garlic. For marinade. Masarap ang maraming garlic, inahalo, mabango siya. So this is Korean galbi. It's my own version for making sauce. Na-try ko na to siya, ang sarap. And it does really mouth-watering. My family love it. So ayan, maraming na-chop ko na tong garlic. So, ipaghalo lang natin. Ayan, garlic. So, ito yung sauce na gagawin ko. Mayroon akong orange. Para matamis-tamis yung ano natin, yung galbi mamaya-maya. So, yung halo ko sa ano natin, sauce. Squeeze lang natin yung orange. Magtataka kayo bakit kasama orange. Ito yung version ko sa paggawa ng sauce. Yung iba ginagamitan ng sugar, pampatamis ko ito yung orange. Isang buong orange pwede na siya kasi medyo marami-rami yung marami-rami yung galbi meat natin. Tapos ihalo lang natin lahat. Ayan. Ayan na yan. Lagyan natin ng sesame oil. Ito yung sesame oil natin. Yung 4 tablespoon. Tinatansya po na yan. Pag nasa pinakaparati, mahilig ka magtansya-tansya ka na rin. Tapos, paminta. And then soy sauce. Maglalagay sana ako ng chili flakes kaso naalala ko yung baka mamahangan yung mga bata. So, never mind. So, optional yung chili flakes ha, sa inyo guys. So, ayan yung natin. Sauce for our galbi. Tapos, kanina mayroon akong sesame oil. Ito olive oil. Dagdagan ko. Hindi na ako maglalagay ng asin dahil yung meat natin, nilagyan ko na ng asin at saka may soy sauce tayong hinalo sa natin. Maalat na yun. So, ayan.
Pinagbas lang ako ng kamay at imamasad ko ito sa ating meat. Then ready to cook na siya. So, ito yung kaldi meat natin. Mamasad ko lang siya. Yung pwede siya ibabad, marinate all night. Pero ngayon, lulutuin ko na siya dahil paparating na yung asawa ko. Ito na yung lunch namin. Siguro, i-leave ko lang sa like 3 minutes para manuot-nuot na yung lasa. Try nyo with orange. Ang sarap. Papainit na ako ulit ng pan. Lagyan natin ng olive oil. Yung iba, ginigrill nila. Kaya since sa akin, tamad na ako lumabas para mag-grill. Malapit na kami pagkain. Hindi na yung asawa ko. So, parang seared lang siya. Tapos yung sauce, lulutuin ko mamaya. Na yung ano ko guys, yung Korean beef curry. Ngayon naman, gagawa tayo ng sauce sa galing sa ano kanina, yung marinate natin. Tara, umpisahan na natin. So guys, sa paggawa ng sauce, naglagay lang ako ng sesame oil and then crushed garlic. Tapos lagyan natin ng soy sauce. Water. Para hindi siya masyadong maalat. So, kung ka-sticky lang dito, lagyan natin ng honey. Para medyo sweet-sweet din siya. Napanis-tanis ko siya. So, ayan. So, take note. Ang nilagay ko lang is crushed garlic, sesame oil, soy sauce. Tapos, ito konting paminta. Pinch of paminta lang.
And then now, ang ilalagay natin is the honey. This one. Pang-balance siya sa ano, sa maalat. At saka pang tamis-tamis po. Ayan lang natin siya mag, ano, mag-sticky. Then, tapos na siya after. So, our sauce is almost done. And again, this is my my own version of kalbi and the sauce. Alamira's Cooking TV. So, if you guys new in my channel, don't forget to try this out in your home and let me. So there's our sauce, look at that. We're all sticky now, so I can use this pull out on top of our kalbi. There you go. So I'm just gonna turn it off the stove, and then we have to arrange our kalbi on plating. And then there you go, let's go. My sauce is really smells good. So this is my Korean kalbi. It's done already. So I'm just gonna pour the sauce on top. My homemade sauce, just garnish. Matamis-tamis siya konti dahil yung ano natin. Honey natin, yung pang patamis. And that's our Korean kalbi. And this is ready to eat. Last one, we just gonna put the roasted sesame on top. So what do you think, guys? Let's eat. Thank you for watching. If you guys new in my channel, don't forget to give me like and subscribe, share my videos, and comment down below. This is Mera's Cooking TV. Ciao ciao, love you guys, bye bye.